Kasama na natin si Nanao del Sur Vice Governor Haron Acrasid Lukman Jr. Gob, magandang tanghali na po. Yes, correction please. Magandang tanghali. ARM Regional Vice Governor po ako. ARM Regional Vice Governor, opo. Opo. Pero taga Lanao din po ako. Opo. Kumusta ho ngayon sa Marawi? So far, it's good. Kasi for about 3 hours, wala kaming tinig na putok. Except mga sporadic lang na putok. Which means that I think the military is in control of much of Marawi City. Although may ISIS presence pa rin sa ibang parte ng city. Ah, okay. So, ibig sabihin, pumasok sa Marawi, nagsilabasan na, Gob? Hindi naman natin pwedeng sabihin yan kasi nandito pa rin sila na sa mga ibang parte ng Marawi. Aha. Pero yung City Hall pa ng Marawi? It is kontrolado naman ng city government. Nandun si Mayor Gandamra. Aha. Nag-stay siya doon overnight. Okay. Ayusin na namin yung record namin, ha. Ang namatay sa panig ng militar, 2, tapos isang pulis, tapos 2 sibilyan. Sorry to say na wala kaming info about the casualties. Nasa military, sa hanay ng military yung information. To take care of the civilian population, mag-rescue, mag-evacuate, put them in safer places. Yun po yung purely civilian po yung ating concern. Ang mga pangyayari naman po sa firefight ay ang militar talaga yung nagbibigay. Okay. Gob, yung evacuation, saan pupunta yung mga taga Marawi na kinakailangang lumabas from critical area? Since last night actually, nagsilisan na mga tao. They went down to Iligan City. Yung iba naman sa mga kalakip na probinsya, munisipyo ng Rusya. And dito naman sa provincial capital, marami rin tayong evacuees na nandito na. Aha. At sa MSU, Mindanao State University, marami kami. And they are being assisted din naman ng ating lokal na pamahalaan. Yes po. Kaya nga yung mga government vehicles ng provincial government, kahapon, they attempted to rescue. Kaya lang, nung makita ng ISIS, hinuli nila yung mga sasakyan. Pati yung mga ambulansya, yes. Hindi pwede yung red plate na pag-alagala dito sa Marawi, hinuli nila. So, who's maintaining the checkpoint getting in the city gov? Militar na? Yes. Ang dangerous situation was last night. Okay. Kasi biglaan kasi nag-open itong multi-group. But this morning, may dumating na augmentation ng ating mga kasundaluhan at they were able to conduct clearing operation in major parts of the city. Hospital. Medical center. Unfortunately, it is still occupied by the... Occupied pa? Paano ho yung mga pasyente doon, Gob? Hindi naman, ang information na hindi nasa gate ang mga ISIS. Hindi naman sila pumapasok sa But yung mga pasyente, marami ng nilipat na sa Iligan, nagsilabas yung iba. At mga doktor, meron namang remaining doctors sa hospital kasi they're still attending to their patients. Pero yung iba, nagsilisan na. Pero hindi naman sila considered as hostage? Hindi naman po. Apo. Yun daw pong pare na binihag din kahapon, na-release na ba siya, Gob? We received information they're still hostage by the multi-group. Okay. Kaya so ito yung pinag-uusapan dito. More or less, gano'ng karami po itong nananatili doon sa loob, Gob? Kasi kahapon ang initial report, mga 50 lang daw to, pero sabi nung mga sibilyang nakausap namin earlier, mukhang mas marami. Are you referring to the hostages? Ito pong mga pumasok na mga miyembro ng MAUTE. Multi-group? I think they number more than 50. More than 50.
Kasi malawak din naman ang Marawi City. And you can imagine how they were able to occupy number of barangays, government installations. Hindi, kung 50 lang, maliit lang yan para sa mga kasundaluhan natin. Gob, alam namin na may mga paunang report na may threat nga na manggugulo o sasalakay itong Maute Group and other terror group. Ano ho? What happened? Bakit nagawa nilang pumasok? We really don't know how they were able to come in with such large force and aggression. Marawi City has maraming entrance point. Points. At saka this is a free city. Especially when Mayor Gondamara came in as mayor, municipality mo tao and highly populated na. So you cannot just hindi mo ma-identify kung sino-sino yung mga Pero nasa population, civilian population sa resident. Gob, natanggap niyo ba yung report na meron din daw ilang mga civilian na residente ng Marawi na medyo sympathetic dito sa grupo? Well, cannot really discount that possibility. Kasi actually, ito nga yung sinasabi natin, these are the radicalized youth ng Bangsamoro. May mga paninindigan sila which is the result of the historical conflict in Mindanao. Kaya iba kasi iba-ibang pananaw pati nga kami mga Muslim, iba-ibang mga pananaw namin, but I can assure you that they do not even reach 0.1% ng population ng Bangsamoro. They are very few. Kaya lang ito yung nag-aasik ng lagim Pero Gob, hindi naman nila sinasaktan yung mga Kristiyano. Unfortunately, may mga reports din na sinaktan nila. That's why tinatarget natin mga Christian residents. At marami na tayong na-rescue sa kanila. Andito na sila sa provincial capital. Pag sinabi natin ni-rescue, Gob, talagang pinasamahan ng militar para ma-extricate sila sa lugar? No. Civilian ang nag-effort. Civilian. Civilian private vehicles para hindi masyadong identified. Tapos incognito sila, nakadamit ng kumatay para hindi sila maklaro. Kasi doon yata sa isang... We're doing whatever we can to rescue these people. Okay. Pero Gob, right now, kompleto ho naman, sufficient pa ho yung relief goods na kinakailangan for the evacuees? Okay naman po. Ang ating provincial government and the regional government under Governor Hataman, as early as today, nung mangyari yun, set up na ang ating government ng operational center para i-address ang mga pangangailangan dito sa Marawi City. Okay. Gob, ingat din po. Ha? Maraming salamat po. Thank you. Apo. Thank you. Si ARMM Regional Vice Governor Haron Akrasid Lokman Jr.